At welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa akin at marami kayong matutuhan dito sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose, isa po kong health educator at hindi po ako medical doctor. Ang akin lang pong purpose ay mabigyan ko kayo ng knowledge, information, paano alagaan ang ating sarili. Lagi po kayo makinig sa akin, 7:30 to 8, Monday up to Friday, DWBL 1240 to kHz. Hanapin niyo po ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, at ganoon din sa aking YouTube channel. Hanapin niyo yung pangalang Rose Alfonso, i-click niyo yung subscribe para mapanood niyo lahat yung series ng aking lecture. Kaya bilang isa pong health educator, ako po ay nagtapos ng natural medicine sa Jensen International Institute of Health sa Escondido, San Diego, California. Nag-attend ng seminar sa Weimar Institute, Sacramento at sa Palm Springs, California. At pero ang natapos ko po ay bachelor's degree in education at nagpatuloy mag-aral ng public health upang marami akong may share sa inyo ng mga natural medicine. Dahil sa akin ay prevention is better than cure. Pero huwag niyong kalimutan na magpa-check up sa inyong doktor at iwasan natin ang self-medication. Ang pinaka-matalihin nung gawin upang protektahan ng ating kalusugan, unawain mo ang katawan mo, ingatan mo ang katawan mo, at kailangan alam mo ang key to survival, yung early recognition at immediate action sa anumang emergency mangyari sa inyo. So kung wala kang alam, paano mo masisave ang buhay ng isang tao? Kaya yung po ang dahilan na pinababasa ko kayo nitong aking nire-recommendang aklat, Natural Remedies Encyclopedia. Ito po yung mga 11,000 natural remedies ang nire-recommenda niya. At sinasabi rin po niya dito yung mga signs and symptoms at anong dapat natin gawin in case of emergency. Hard book ito, 4,800 ang halaga ng aklat na ito. At may kasama po siyang Healing Wonders of Water kung paano ang tubig ay makakatulong sa paggagamot sa mga sakit sa loob ng ating tahanan. 775 po ang halaga nito. Tulad po ngayon, ang ating topic sa umagang ito ay tungkol po sa ating itong kahapon po ang ating pong topic about heart, di po ba? Itong angina pain na tinatawag. Itong angina problem. Kaya ito pong ating topic naman po ngayon, yung cardiac arrest. Yan. Noong Sunday, meron po akong pinuntahan na naglamay kami sa kaklase ng anak ko nung high school. Ang kanyang mother ay nasa US sa edad na 64. Siya po ay na cardiac arrest, no? Ano po ba yung cardiac arrest? Tapos yung aking auntie, habang naglalabas siya, tapos bigla siyang tumayo para isampay yung kanyang nilaban. Pagtayo niya, bigla siyang bumagsak. Namatay siya doon sa oras na yon. Ito'y cardiac arrest. Ano po ba itong cardiac arrest na ito? Ito yung sudden loss. Bigla-biglang nawala yung daloy ng dugo doon sa kanyang puso. Kaya ito, magkakaroon siya ng mawalan siya ng malay, hindi siya makahinga, at nakakaranas siya ng chest pain, kinakapos ng hininga. Kaya ito, pag hindi ito binigyan agad ng treatment within minutes, mamamatay ang pasyente. Yung pong mother nung kaklase ng anak ko, ay iniwan siya sa bahay, nagtrabaho yung kanyang asawa, tapos tumatawag yung asawa niya, hindi sumasagot ng 3 beses, hindi sumasagot. Binalikan niya, pagbalik po niya ay nakahandusay na yung kanyang asawa, wala nang hininga. At ang diagnosis ng doctor, cardiac arrest. Ang cardiac arrest, ito ay coronary artery disease, no? Ito yung, ano po, yung major blood loss of lack of oxygen or very low ang potassium, heart failure. Ito nagiging dahilan ng kanyang cardiac arrest. Kaya po ngayon, ito po kasing initial heart rhythm, meron po kasing ritmo, yung pinting ng ating puso, may rhythm yan. Ay itong mga rhythm na to ay meron
tinatawag na ventricular fibrillation. Itong ventricular fibrillation, ito yung diagnosis pagka na cardiac arrest ka, cause ng heart attack or failure, ito pong problem sa ventricular fibrillation. Ito pong BF, no? Ang tawag po dito ay BF, ventricular fibrillation. Ito yung condition na ang puso mo ay magpipintig siya ng mabilis at out rhythm. Itong condition na to, kailangan ng medical emergency. Itong B as in victory, thus B for ventricular fibrillation, ikinoconsider na most serious cardiac disturbances. Dahil ito po, dahil meron kayong problema sa electrical activity ng heart nyo, yung lower chamber ng heart, yung ventricle, ito ay nanginginig, nagjo-jerk, instead na mag-contract yung puso mo, ang nangyayari, ang pagpintig po niya ay nagtitremor, nanginginig, tsaka nagjo-jerk. Kasi po, ito kasing puso natin may apat na pintuan, apat na chamber. Sa atrium sa taas, ventricle sa baba, right and the left. Kasi po yung pintuan ng ating puso may kanan at kaliwa. May upper portion and lower portion ng pintuan. Yung lower pintuan ng ating puso, ang tawag doon ay ventricle. Yung right ventricle, ito yung nagpa-pump ng oxygen for blood to the lungs. Pag pumasok doon sa right ventricle, yung pintuan sa bandang ibaba ng puso, yung ventricle, ang dinadalang dugo doon, kulang sa oxygen, dadalhin sa baga para magkaroon ng oxygen. So pag may oxygen na to, yung left ventricle, ipapump niya yung oxygen-rich blood to the body, i-deliver naman to sa buong katawan. So itong dalawang pintuan na to, yung ventricle na to, ito po ay salip na mag-contract siya para makapasok, para mag-itulak yung oxygenated blood sa ibang parte ng katawan. Ito po ay nag-jerk, nagtitremor. Ito yung sabi, itong cardiac arrest, ito po yung disordered, hindi maayos, na electric activity ng ating heart chamber. Ang ito pong ventricular fibrillation na to, ang kaya nagkakaroon po siya ng disorder or problema dahil sa insufficient ang blood flow sa heart muscle. Pag konti ang pumapasok na dugo dun sa muscle ng puso, nagkakaroon po ng disorder ang electrical activity ng heart. Nahihirapan yung right and left ventricle. Kaya damage na yung heart muscle mo. Dahil sa heart attack, no? At saka ang puso mo lumaki na. Nagkaroon ka na ng cardiomyopathy. At may problema ka na dun sa aorta, o meron kang drug toxicity, nakainom ka ng gamot na lasong ka na, o kaya meron kang severe body infection, kaya nagkaroon ka ng problema dito sa tinatawag po nating ventricular fibrillation. Kaya ngayon, meron din pong problema sa heart ng tinatawag nating EF. Ano po ba itong definition ng EF? Ito yung ejection fraction, no? Itong ejection fraction na to, ito yung amount ng dugo na merong binibigyan ng percentage. Nagbobomba yung ating ventricle sa bawat heartbeat. Sa bawat pintig ng ating puso, yung lower chamber ng ating heart, yung ventricle, ito ay magpa-pump siya ng dugo. Yung ejection fraction na to, ini-evaluate niya kung paano yung puso ay magpa-pump ng dugo. Ang normal ejection fraction ay mula sa 55 to 65. So pag lower than 55, let's say 23 na lang, yung ejection fraction ng heart mo, pwedeng mag-cause ito ng cardiac arrest, no? Kaya inuulit ko, ito yung mga kino-consider. Yung itong mga tinatopic ko sa inyo,
yung ventricular fibrillation. Makikita nyo po pag nagpa-consulta kayo, kaya maganda talaga pumupunta kayo sa inyong cardiologist, specialist sa puso. Pagkatapos, yung magkakaroon po kayo ng itetest nila yung heart mo. Maaring ECG ka, no? The 2D echo, ito 2D echo ka, lalabas lahat ito. Yung ating, pag merong abnormality sa ventricular fibrillation, no? At saka yung titingnan nila yung EF mo, yung percentage ng amount of blood na habang nagpa-pump yung bomba, yung ventricle, yung chamber ng heart mo para mag-push ng dugo sa buong katawan. Pag mababa ang percentage ng dugo na nagsi-circulate sa heart, pwede itong mag-cause ng cardiac arrest, no? Okay, paalala muna po dito sa ating mga produkto, ito pong ating vitamin C. Ang vitamin C protection para lumakas ang ating immune system. Ito yung sa mga cardiovascular disease, para tumibay ang ating puso, tumibay ang ating ugat ng ating puso, kailangan mo ng vitamin C. Sa mga nagdadalang tao sa kasama ng prenatal health problem, para huwag kang magkaroon ng problema habang nagdadalang tao ka to prevent infection, mag-take po kayo ng vitamin C. Minsan may pinanganak na batang may katarata, may depresya, dahil humina ang kanilang immune system. Para lumakas ang immune system nyo to prevent prenatal problem, mag-take kayo ng vitamin C. Ito'y maganda rin sa mata to prevent cataract and glaucoma. Nakakabulag yun. Para ma-prevent magkaroon ka ng wrinkles sa balat, recommended pag edad mo ng 40 years old pataas, 2,000 milligram a day. Protection din ito sa mga harmful molecule, tinatawag nating free radical. Anti-cancer ito, ang vitamin C. Available to sa Lagman Building, sa office natin. Open po ang office natin. Makikita nyo ako every Friday, 10 to 12. Pero araw-araw, open naman yung ating patnubay sa Kalusugan Center para makabili kayo ng produkto. Nandun po yung ating security guard. Pwedeng buksan yung office para sa inyo at mabentahan kayo nitong vitamin C. Ito po ay 100 tablet ang isang bote, 650 pesos po ang halaga. Meron din tayong lecithin, natural source ng choline. Important role sa pampasigla ng ating memorya para di tayo maging ulyanin o makakalimutin. Ang lecithin, ito'y supplement para itreat ang memory disorder tulad ng dementia and Alzheimer's disease. Para ma-activate ang ating sluggish mind, ma-improve ang memory, mag-provide ng katawan mo ng ingredients para mag-produce ng vital neurotransmitter na acetylcholine. Itong neurotransmitter responsible sa memory storage and retrieval and effectiveness of nerve signal sa maraming area ng brain, dapat may lecithin ka. 30% ng composition ng brain natin ay lecithin. Ganon din po yung ating activated charcoal. Yung lecithin po natin, ang ito pong lecithin, ang laman po nito ay 100 soft gel. So, inom kayo isa sumang sa gabi, ito'y 550 pesos. Yung activated charcoal naman natin, ito po ay tumutulong sa kidney para ma-filter out yung mga undigested toxin and drugs. Limbawa, nag-drug addict ka, para matanggal sa katawan mo yung addicting substance, mawala yung craving mo, sa pinagbabawal na gamot, mag-take ka ng activated charcoal. 2 hours after magapunan ka, nagpe-prevent ito ng hangover. May minum pa ng alak, tapos sakasakit ng ulo mo. Para ma-prevent yung hangover, mag-take ka ng activated charcoal. Ito rin po yung anti-poison, no? Na-food poison ka, nagkaroon ka ng kabag at nag-LBM ka, mag-take ka ng activated charcoal. Pampababa din ito ng cholesterol. At kung may bad breath ka, masama amoy ng katawan mo, ang hininga mo, ang utot mo, ang dumi mo, mabaho, ang activated charcoal, ito'y tumutulong. At tumutulong sa mga drug overdose and poisoning, at makakatulong din ito sa paprevent ang tetano and dog bites. Kung nakagat ka ng aso o pusa, hugasan mo mabuti ng tubig at sabon, hugasan mo,
lagyan mo ng charcoal yung pinagkalgatan or nasugatan ka at ay tetanong, lagyan mo siya ng activated charcoal powder, tapos iminom ka ng tatlong activated charcoal para man-neutralize ito sa katawan mo. Okay? So ngayon, ito pong topic natin tungkol sa ating cardiac arrest. Ang sign po ng cardiac arrest, yung sudden cardiac arrest, itong ventricular fibrillation, ay nawalan ka ng hindi ka nagre-response. Kahit natapikin ang balikat mo, hindi ka nagre-response. At saka yung biktima, hindi makahinga. At ito pong nagsasuffer ng cardiac arrest, kailangan tumawag kay 911 at bigyan siya ng CPR para sa ganon ay masave ang pasyente. Ang cardiovascular condition, no, itong cardiovascular condition na to, merong electrical disturbances sa circulatory system mo, may abnormal rhythm ang heart mo, at ang heart attack mag-create ng background for cardiac arrest. Ngayon, ang prevention po ng cardiac arrest, ito, yung mga warning sign connected sa cardiac arrest ay napakarami. Kaya dapat maiwasan mo ito, at kailangan ito nga kapag minsan meron kayong heartburn, yung acid sa sikmura, nagkakaroon po ng feeling na pressure dito sa dibdib mo at saka sa heart mo. Kailangan magpa-check ka pa kagad sa inyong cardiologist immediately. Ang cardiac arrest hindi katulad, hindi kapareho ng heart attack. Yung mga taong completely different ang cardiac arrest at heart attack. Yung heart attack, ito po yung plumbing problem. Pag heart mo nag-fail siya na mag-supply ng oxygen at dugo sa ibang parte ng heart mo at tumigil ang kanyang pagbomba ng dugo sa ibang part sa ibang parts ng heart at nag-stop yung kanyang pumping work. No, ang cardiac arrest naman yung electrical condition. Tandaan niyo po, yung heart attack, ito po yung plumbing problem pag ang heart mo nag-fail siya ng mag-supply ng oxygen at blood sa other part ng ating katawan. Ibig sabihin, yung heart attack, yung pumping, yung pagbobomba ng dugo ng heart natin. Samantala yung cardiac arrest, yung electrical condition. Merong electrical impulses sa heart, nagkaroon po ng irregularity. Kaya cardiac arrest, sometimes nagiging, yung heart attack, sometimes nagiging cardiac arrest. Kaya ang primary goal para ma-prevent ang cardiac arrest, iwasan mo yung formation ng blood clot o pag-build up ng plaque sa artery resulta ng atherosclerosis. Para ma-prevent mong cardiac arrest, kailangan ng healthy habits ma-prevent yung plaque na mag-build up sa loob ng ugat nyo. Kaya ito po yung mga simpleng paraan para ma-prevent yung cardiac arrest. Una, mag-exercise ka regularly. Ang exercise, let's say 15 to 20 minutes, is good for your heart para ma-prevent yung mga plaque or barado sa ugat para ma-prevent ang cardiac arrest. Like walking, dancing, yan. Kaya exercise regularly, nakakalis ito ng mga bara sa puso natin. At kumain ka the right food, no? Napakahalaga po ang proper diet sa kalusugan ng iyong puso. Iwasan niyo po yung mga pagkaing masisebo, mamantikain, oily, sugary, at saka high carb food is not good for your heart. Tulad ng ice cream, chocolate, mga cake, no? Mahilig kayo sa mga pastries, iwasan niyo. Iwasan niyo yung tumasang yung cholesterol kasi ang cholesterol nagbabara ng mga ugat kasi ito yung nagpe-prevent ng blood flow. Kaya mag-stick kayo sa high fruits and vegetable. Ito yung nutritional requirement para maiwasan ng cardiac arrest. Eat healthy food. At isa pa, huwag kayong magpapataba. Lalo na pag lumalaki ang tiyan mo. Alam mo, ang taba sa ilalim ng ating balat, ito ay tinatawag po natin na subcutaneous fat, no? Pero yung taba dito sa tiyan mo, ang tawag yan ay visceral fat. Ito po yung mga fat pagitan ng internal organ mo tulad ng stomach and intestine. So may fat ka pagitan ng mga internal organ, stomach and intestine. Yung visceral fat na yan,
ito po yung gumagawa sila ng toxin. Apektado yung work ng ating heart. Merong mga chemicals na tinatawag nating cytokines or cytokines. Ito yung nagpapataas ng chances na magkaroon ka ng heart disease. At saka less sensitive ka sa insulin. Kaya magkaka-diabetes ka. Yung cytokines, ito yung nagkukos ng inflammation. Pwedeng mag-cause din ito ng cancer. Kaya nga po, itong mga belly fat, yung visceral fat na to, pwede kang mag-cause ng cancer of the colon, cancer of esophagus, and pancreas pag sobra ang laki ng tiyan mo. Napaka, itong malaki ang tiyan, lalo yung mga lalaki, palainom ng alak, mga babae, malalaki ang tiyan. Dapat ang measurement lang ng bewang mo, less than 35. Pag ang bewang ng babae ay 35 pataas, ang lalaki naman 40 inches pataas, magkakaroon ka ng trouble. Para maiwasan yung pagtaba ng tiyan mo, huwag kang iinom ng mga fruit juices. Kaya kailangan po, lalo na po yung mga sugary colas, soft drinks, iwasan mo pati yung mga pure fruit sugar, ay iwasan mo yan. Nakakalaki ng tiyan yan. Kundi, kumain kayo ng mga fruits and veggies, no? Tulad na nyo ba, mga leafy green vegetable, broccoli, yan, mga patatas, kamote, saging, carrots, pepino, yan ang kainin mo instead ng mga sugary food. Yung mga processed food, hindi maganda sa inyo. Lalaki ang tiyan mo. Natural lang kainin mo. Kaya yung mga packaged food na loaded ng trans fat and sugar and salt, ito yung nakakalaki ng tiyan, no? At saka dapat ma-burn ang calories mo. Alam mo, pagka ang nagbe-burn ng muscle, nagbe-burn ng fat, yung muscle natin. Kaya kung nakaupo ka lang palagi, lalaki ang tiyan mo. Kaya meron kayong strength training exercise twice a week, and then 30 minutes na walking or biking activity, itong pag na-build mo yung muscle mo, ito ang nagbe-burn ng fats mo. Halimbawa, pag ka nagtatrabaho, sitting all day and all night, lalaki ang tiyan mo. Kailangan, during the week, maaring 8 hours kang nasa opisina, bawa, magkaroon ka ng short break every hour. Bawa, 8 to 9, 9 o'clock, tumayo ka, sandali, kahit 2 to 3 minutes, gumalaw ka, walk around, gumalaw ka, at galaw-galawin mo yung mga paa mo. Maaring mag-stroll ka around the office, no? At saka ang ganito, lagi mong ginagalaw ang mga paa mo. At saka pagka nasa ano ka, mag-skip ka na ng elevator, bumaba ka na sa hagdanan bilang exercise mo yan. When you get home, huwag kang mainunod ng TV, do something more active, no? Maring magdilig ka ng halaman, magtabas ka ng damo dyan sa labas mo, magwalis-walis ka, para ano, hindi madagdagan yung taba mo sa tiyan. At saka ano, ang kulang sa tulog, ito po ay nakakalaki ng tiyan. Kaya kailangan pag ubis ka, marami ito. Yung pinsan nung hinana ko sa kasal, nag-post siya sa Facebook, RIP. Asap ko, anong cause ng death ng pinsan mo? Ilang taon na siya? 31 years old. Napakataba daw. Ang kanyang trabaho ay nagpapautang, and then naglalakad-lakad siya. Siyempre, naniningil siya. Pero dahil sa sobrang laki ng tiyan, na cardiac arrest siya. Kaya to prevent that, lose weight. Mag-quit ka ng drinking and smoking. Kasi nga po yung smoking and drinking, nag-i-increase sa heart muscle mo, nag-i-increase yung blood pressure mo. Nagko-contribute ito sa cardiac arrest, kaya iwasan mo yung tobacco. Ayon sa pag-aaral, itong paninigaryo nakakadagdag ng bara o pagtas ng cholesterol. Kaya to prevent cardiac arrest, quit smoking. I-reduce mo din yung emotional stress mo. Kaya paalala mo na po dito sa ating omega-3 fatty acid. Itong omega-3 fatty acid ay ito'y pampababa ng cholesterol, high blood pressure. Ang omega-3 fatty acid, ito ay nare-reduce ang panib sa heart attack, stroke, and death from heart disease. Mabibili ito sa Lagman Building. Isang bote po nun, 550 din. Meron din tayong sunshara oil. Magandang panghaplos ito sa katawan.
pag ito po ay minasads mo, pangalis ng back pain, sakit ng tiyan, dysmenorrhea at pulikat, varicose vein. I-plus mo sa nilalag na tinuubo, ito'y langhapin mo, pangalas ng bara ng ilong, sakit ng ulo. Ang ingredients ng Sanchera ay akapulpo, pansit-pansitan, bayabas, oregano, malunggay, ginger, gotakola, and turmeric. Panlunas ito sa fungal infection. Ito'y maganda sa alipunga, buni, babahong paa, sobrang katinambalat, parang pimples. Ito po'y magandang pampatay ng kuto at lisa. Kung patay naman ang kuko mo, pampabuhay ng kuko naman. Nakakabawas ng pamamaga at nabukulang ka, na-black eye ka, ipahid mo to. Iwas kagat lamok itong Sanchera oil. Pag pinaplus mo sa katawan, hindi ka kakagatin ng lamok at mawawala ang katinambalat mo dahil sa kagat ng insekto, pahiran mo ng Sanchera oil. Mabibili niya to sa Lagman Building, 350 ang isa. Pag bumili ka ng tatlong bote, 1,000 pesos. So, pwede kayong bumili sa Lagman Building. Everyday po, except Saturday, open po yon. Pwede nyo pong lapitan yung ating security guard. Sabi nyo, bibili ka ng Sanchera oil, bubuksan niya yung office para sa inyo. At available po ito sa ating opisina. Kaya Friday po, ini-invite ko po kayo sa Friday para umattend po nitong ating seminar po tungkol sa alimbawa po, meron kayong cardiac, meron kayong problem sa heart, no? Ano po ba ang treatment sa chest pain to prevent cardiac arrest, heart attack, yung lifestyle changes, ano po pa yung mga treatment, ma-reduce ang pain at discomfort, at ano po ba yung mga tips para ma-prevent ang cardiac arrest, ano mga herbal supplement, ano yung natural cure sa sudden cardiac arrest and alternative treatment, ano yung natural way to prevent cardiac arrest, paano pagmamanage sa sudden cardiac arrest. Kaya kailangan ang early survive, the key to survival is early recognition and immediate action para masave ang buhay ng pasyente, no? Kaya sa Friday po yan, 10 to 12, meron tayong seminar doon. Ngayon po ay dadako tayo sa food for thoughts natin bilang pagwawakas, Proverbs 1, chapter 7, 8, and 9. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahalakhak sa karunungan at turo. Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina, sapagkat sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo at kwintas na ligid ng iyong leeg. Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng makasalanan, huwag mong tulutan. Kaya sabi, ang tungo sa kaligtasan ay makinig ka sa aral ng tatay at nanay mo. Ang mga hindi tumatalima, ang mga sumusuway sa utos ng magulang, ay tungo sa kapahamakan. Kaya sabi, ito po ay pangaral, anak ko, sabi, dinggin mo ang turo ng iyong ama, huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. Ugaliin po ninyo laging makinig sa akin, 7:30 to 8 ng umaga, Monday up to Friday, DWBL 1242, Patnubay sa Kalusugan. Hanapin niyo po ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Ugaliin niyo i-like at saka i-share para makinabang yung mga kaibigan niyo. Hanapin niyo rin po ako sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click niyo yung subscribe para mapanood niyo lahat yung aking lecture. Meron po akong school, Patnubay Academy, San Juan Noveleta, Cavite. Enroll niyo yung mga anak mula kinder hanggang grade 10 na offer po kami. Isang dagdag po yung mga lahat ng mga parents ng mga nag-aaral sa Patnubay Academy, magpo-form tayo ng health clubs. Tuturuan ko kayo ng massage, mga home nursing, para darating ang panahon na magiging hanap buhay nyo ito. Para maging malakas at masigla yung anak, ito po ang ibibigay kong service sa mga parents nag-enroll po ng ating school sa Patnubay Academy sa San Juan Noveleta, Cavite. Ako po ay nagpapaalam na, nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos sa sumatin, at lagi po kayo makinig sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ito po nagpapaalam si Ma'am Rose na nagmamahal sa inyo.